Boy, flat boy. Flat akong ilong. Pinoy Maneho. So, pre-trip muna tayo bago tayo arangkada. Sasabay tayo kay Pinoy Tracker. Pero papakita ko pala muna sa inyo yung karga natin sa likod na kinuha natin kahapon sa Langley. Napakalaki no, malaki yung karga natin. Check na rin natin yung mga gulong. So, tara titignan natin sa likod. Daddy will be right back, Max. So, ito yung kinuha natin sa Langley kahapon. Napakalaki, no? So, itong piece na to, isang pallet. At dito naman sa likod, itong dalawang to. So, ito lang yung kinuha natin. Itong mga bucket. Dalawang bucket. So nilagyan ko na lang ng dalawang straps. Ang trailer pala natin ay RGN tandem. And yung sa harap, yun lang yung kinuha natin kahapon. So napakagaan natin. And si Pinoy Tracker naman ay close van. Pagkakaalam ko, siguro nasa maximum weight siya. Hindi naman siya overweight. Check ng mga gulong. Boy, flat boy. Flat akong ilong. Oo, bigat ng karga. Bago, no? Kuya ni Bike, sa kinireport ng kumpanya, kahit mo sila nga na ay wifi ni, o na ay bluetooth ba? Gali? Oo. Na, lagi. Tinood, lagi, dali. Nara ba yun, boy? Na, o? O? Oh, this attach is equipped with Bluetooth technology. Pero, ang Bluetooth ah. Really? Oh. Hindi ko na pinagawatan ano? Ah, dili. Kanang kuha na sila ikal. Mineral ba? Mineral o? First time na bakal na may Bluetooth. Pwede ka mag-connect ka rin? Amot lang. Ayos kayo? Hindi mga tao yun. Mga extracts. Mga kuhan, yung tusok. Saan kayo tawag ganing ablat ano? RGN. Ganyan nga, top deck o low bed? Oh, low bed nga RGN, oh. Pwede kargaan ni bulldozer, no? Mga bulldozer, ah, mga... Makasya biya ba yan? Sila bahala ni, sila rin mo muntar. Check sa mga gulong. Ayaw ko nito yung magtatali natin. Bugnaw. Saan po siya? Akong di... Tawag ni Gosnick na ako na. Oo, Gosnick. Oh, para di siya mahulog ito. Oo, oh, isuportahan ra kayo. Karaan naman ko, daan na. Ano ito, tembi dito? Memory? Visit ako dito. Highway mo good, Musaka mo good, may mga bukid-bukid o sa highway? Yun, so pre-trip muna kami. Iniintay na lang namin yung oras. And magmamaneho na ulit. Paalis na tayo. Kita na lang tayo sa highway ulit. Hindi masyadong malamig, so ayos lang.
dito na tayo sa highway. Nilagpasan na natin si Pinoy Trucker kasi loaded kasi siya. Tayo, maliit lang yung load natin sa likod. Hihintayin ko na lang siya sa Golden or titext naman yun kung hihinto siya. Anyway, napakaganda ng tanawin dito. Very very beautiful day to drive to, no? Napakaganda ng tanawin. Maliwalas yung araw. Hindi siya masyadong malamig siya, pero hindi yung talagang sobrang lamig na lamig kagaya sa Manitoba, Saskatchewan at saka Alberta. And kumain kami kanina sa loob ng truck. And then nag-pre-trip na rin kami. Diretso siya all the way to Winnipeg. Ako naman, dyan lang ako sa Calgary. Ang nangyari kasi niyan, pagpunta ko kasi ng Kelowna, pagkuha natin ng reload pabalik ng Langley, British Columbia, nagkataon din na nandun si Pinoy Trucker. So, tama-tama na nakita pala sila ni Doc Franklin. Tapos ako naman, akala ko busy silang dalawa. Tumawag sa akin ng hapon. Yung pala makasama daw sila, nakain daw sila, no? So nagkapasalamat pala ako kay Doc Franklin na talagang kinuha niya ako, no? Sinundo nila ako dalawa ni Pinoy Trucker doon sa yard namin. Nilakad ko lang sandali si Max at yun na nga, umalis na kami at nagapunan. So bihirang-bihira ang ganitong mga klaseng pangyayaring, you know, mangyari. Yung nagkakasalubong kami talaga, yung nagkakasalubungan. So again, thank you very much, Doc Franklin. Dinala mo kami doon sa restaurant. Nakalimutan ko yung pangalan, but sarap yung pagkain. And yeah, so mamaya na ako magpapasalamat kay Pinoy Trucker kasi malaylayo pa naman yung biyahe namin. Ito convoy, ako na yung nauna. Anyway, kita-kita ulit mamaya-maya konti. Gitter. Hey, wag niyo kalimutan i-subscribe si Pinoy Maneo. Kasi keep on trucking. Hey, wag niyo kalimutan i-subscribe si Pinoy Maneo. Kasi keep on trucking. Hello. So, dito kami ngayon sa Golden. Nilalakad ko lang ngayon si Max. Andun si paring Mark, pupunta sa washroom. Anyway, hinto muna kami sandali dito ng mga 30 minutes. Papahinga sandali. Ito na nga, no, nilalakad ko na nga si Max. Napakaganda talaga dito sa Golden. Yung mga bundok kasi ba, kitang kita mo, no? Mga bundok doon. Hi Max. Tuwang-tuwa si Max talaga pag makalabas sa truck. Kasi naiinitan din siya sa truck eh. Kasi syempre, 'di ba? Winter ngayon, syempre ginagamit ko yung heater. Kaya naiinitan siya.
Kaya paglabas talaga niya, talagang gumugulong-gulong talaga siya. Masarap talaga siguro. Hi Max. Nakapatong lang siya no sa hood. A steak. Itim din. Sino yun, Max? Speak. Tinitignan ni Max. Muna na lang ka. Sorry na Max, sorry. Walang picture. Ah, mata mo nung kaduha. Ha? Ah, mata mo nung big. Calgary na? Calgary na dyan. Calgary na dyan, di ba? Ako, masarap ko. Ah, tama. After that, pagkubula sa taas, kaya nagkatay ko dyan. Ay ayo boy, sige. It's safe, keep on track. Pinoy Trucker. Yun nga no, huminto tayo dito sandali. At nauna na sa atin si Mark. Kasi mabigat siya. Ako, eto kasi yung talagang ginagawa ko bago kami pumasok, I mean bago pagkatapos ilakad si Max, pagpasok dito talagang naglilinis ako para malinis siya, hindi siya yung mga dumi niya hindi kung saan saan, para kung umakyat siya sa bed malinis na siya no. So yun ang ginagawa ko. Magaan lang naman tayo, so aabutan din natin siya. Muna tayo. Dito no, talagang malabundukin dito sa Golden. So ito pala, ito pala yung in order natin. Ito yung 4 cheese bagel with garlic cream or cheese or whatever. Masarap. So ito yung tinatawag nila na canyon no, dito sa Golden. Ito ay paliko-liko.
at sa kanan natin ay bangin. Sa kanan natin ay bangin. Tapos dito naman ay mga bato-bato, mga bundok, no? So sa amin, meron kami tinatawag na lugar na Mangima, papuntang Cagayan de Oro. Ganito talaga yung daanan namin, ganito. Baliko, tapos paakyat. So, baliko-liko. Maganda kasi nai-imagine ko yung Pilipinas. Well, hindi naman ako nagmaneho sa Pilipinas, pero nung sa kabataan ko, sumasama ako sa mga kung sino yung sinasamahan ko, naalala ko yung ganitong mga daanan sa Pilipinas. Kung wala lang siguro tong isang snow, kung wala lang tong snow, parang nasa Pilipinas lang siguro talaga tayo. Ayan, so paliko na naman siya, likong-liko. Tulad dito, talagang liliko talaga dito. Tapos ganun lang, dahan-dahan lang, ayos lang naman pag dahan-dahan lang, wala namang problema. Hindi ko alam kung saan si Paring Mark, malayo na siguro siya. Sa lahat ng mga membro sa World of Trucks, sa lahat ng mga administrator natin dyan, shout out sa inyong lahat. Ito, mangang-mangha ako dito. Magandang-magandang tignan to sa summer eh. Itong tulay na ito, maganda sana kung nilagyan nila ito ng ano, no, pull-out area para makababa. Matingnan mo yung view ba? Pero talagang mamamanga ka sa ganda. Lalo na tong dalawang bato. Parang gate. Parang gate ito eh. Lalo na pag pababa ka, makikita mo silang dalawa nakatayo, tagiliran. Para silang gate, no? Ito. Ito, tsaka ito. Paakyat kasi tayo ngayon. Ang ganda dito. Papalibutan tayo ng mga bundok. May bundok sa kanan. Meron ding bundok dito sa kaliwa. At sa harap. At meron din, hindi nagpapahuli, sa likod. Sandwich tayo, ano? Meron pa tayong mga 2 hours and 7 minutes bago tayo dumating sa Calgary. Dadaanan muna natin yung Banff. Pero
Kaya sinatsaga ko to ngayon kasi may araw pa, maliwanag pa, kitang-kita pa, patilim na kasi. Time check pala ngayon is 5:42, malapit nang mag-6, no? So Calgary, and huminto lang tayo dito sandali sa pullout area dito sa Petropass, and lalabas lang natin sandali si Max, no? Di Brother Marco ay dumiretso na rin Highway 1 papuntang Medicine Hat. Lalabas lang natin sandali itong isa kasi kanina pa gustong gustong lumabas. Dito na naman tayo balik sa Alberta. Napakalamig. Dito tayo parada sa Petropass. May Burger King. Siguro order tayo ng burger. Pagkatapos malamig talaga dito. So gaya nga ng sinabi ko, ang load natin, yung maliit lang, ay i-drop off lang natin kasama yung trailer sa Chison. And may kukunin tayong load agad-agad. Preloaded na siya, no? Sa Atchison din, pupunta ng Fort McMurray, Alberta. So yun yung mangyayari. So hindi ko in-expect itong biyahe na to ay marami tayong nakitang mga personal or mga person or mga character. Si Brother Frank at saka si Mark.